Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, maganda pa kayo sa gabi. No? Start na po tayo. Pero bago po tayo mag-start, hingin po muna natin ang presensya ng ating Panginoon upang mabasbasa ng ating gabi. Yan, Mr. DJ, pwede po bang ang ating prayer? O aming Diyos, amang kataas-taasan, ang pagsasama-sama namin ito ay aming inihahandog sa iyo upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Labis ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at paggalingang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Ang pagpupulong na ito ay inilalapit namin sa iyo upang maging instrumento ng pagkakaisa at pagtutulungan. Tanggalin mo ang puwing sa aming mata nang kami malinawan at makakita sa pananaw at damdamin ng iba. Alisin mo ang balakid sa aming mga pandinig upang aming maulinig, hindi lamang ang mga tinig, subalit ang nakakubling hinanaing, hinanakit at kahilingan ng aming kasapi. Gawin mong matalas ang aming mga pangamoy sa sanhi ng sigalot at hindi pagkakaunawaan, at upang malanghap namin ang samyo ng mabangong pananalita at pagpapahayag. Gabayan po ninyo kami upang makita ng aming mga mata at marinig ng aming tenga ang mga aral na ibibigay ng aming mga tagapagsalita. Gabayan mo ang aming mga hakbang ng matiyak namin, ang landas na aming tinatahak ay yaong iyong itinakda para sa aming mga yabag. Huwag mo sanang hayaan kami na maglakad ng mag-isa, o di kaya'y mga pasadilim at matisod at idapa ng aming kahinaan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Ayan, type po tayo ng amen dyan para mas lalong mabless ang ating gabi ng bawat isa sa atin. Ayan. So magandang gabi po, magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. No, nasa ang lupalop ka man ng Pilipinas, nasa ang ibayong dagat ka man, o nasa ang bansa ka man. Ayan. So anyway, pakilala po muna ako. Baka yung iba dito nagtataka. Ano ba to? Bakit si, ano na naman? Bakit siya na naman yung nasa harap ng screen ko? Wala po kayong choice. Kundi namnamin ang aking kapugian. Diyos ko. Ayan. Type nga po ng 1 kung naririnig po ako. No. Type 2 kung pogi ako sa screen nyo. Joke lang. Ayan, pakilala po ako para sa mga bago po, no? Yung mga hindi po nakakakilala sa akin. Pangalan ko po Elfie. So, ako po ang inyong coach, Elfie. Dating empleyado po ng na-invite sa CBR's Power 4 system, okay? So, tulad din po ng karamihan, okay? Walang alam sa negosyo. Walang pera. Pero nang inilatag po sa akin yung business, no, kung ano po yung nilatag sa inyo, yung inexplain sa inyo, yun din po yung inexplain sa akin. So ginawan ko po ng paraan. Ngayon po, full-time na po ako. Okay? Ito na lang po yung ginagawa ko. So nasa bahay lang po, paikot-ikot dito sa aking upuan. So kung nakikita niyo yung aking picture sa likod, yan po nung aking kabataan at nung aking katandaan. Joke lang. So shout out po sa ating 54,000. Ang dami natin. 54,000 participants. Okay? So, isend po natin yung link sa ating mga kasamahan. No? Sa mga kasamahan natin dyan na medyo baka natutulog. O gisingin po natin. Ipasa po natin yung link. No, and then pwede po kayo magpapasok ng mga invite nyo o ng mga bagong business partners. Yung mga follow-up nyo po, papasokin nyo po kasi napakaganda po ng topic natin ngayong gabi. Okay? So, syempre, yung magbabagsak po sa atin, napakalupit. Okay? Syempre, shout out po dyan sa mga bago nating business partners. Meron po ba
na mga bago dyan, na mga bago nating isa-shout out, yung mga ano pa po, yung mga invites lang, meron po ba? Yan, madami nag-type ng to ah. Pogi daw ako sa kanilang paningin. Di ba hati yun? Yan, ito shout out po kay ano, kay Coach Briggs. Ito bagong invite pa lang to, ano. Si Sir Briggs, bagong invite po siya. Bagong-bagong invite po siya ng kanyang ano, inviter. So ayan, wala po tayong siya shout out na bago. So syempre, shout out po unang-una syempre sa ating mentor, kay Mentor Mark Pulmano at sa kanyang partner diyan, kay Coach Ria Estacio. Okay? Magtitingin lang ako dito nung kung sinong nakangiti. Ito, pangkaraniwan na yung mga ngiti nito ni Ma'am Emily, no? Hindi pa to nakapasok sa Zoom, nakangiti na. Ito may bagong ano counterpart si Ma'am Emily. Si Sir ano, Lord dito. Ito, kada makikita ko to sa Zoom, nakabungis-ngis to no? Yan yung tanda ng ano, laging masayahin. Tama ba, Sir? Siyempre, shout out po kay Ma'am Jocelyn Sapanta. Ito po ay aking business partner sa Cebu. Okay? So, sino ba? Magtitingin lang. Random lang po, no? Random. Kasi baka abutin po tayo ng, ano, ng madaling araw. Eh, yung iba pa naman dito, nagmamadali. Ewan ko, nasa bahay lang, nagmamadali pag nasa Zoom. No, alam niyo 'yon, nasa bahay na nga lang nagmamadali pang matapos ang ano, ang gathering. No, nako kung malapit lang kayo sa akin, kukunutin ko yung singit niyo eh, joke lang. Magandang gabi, Ma'am Perlita. Natuwa ako pag nakikita ko si Ma'am Perlita eh. Kasi ito ano to eh, number one fans ko dito sa Zoom eh. Ah, ito may bago si Ma'am Lily. Si Ma'am Liberty Gorion, nako sa Kratos to. Ito, panibagong fans ko to. Magandang gabi sa iyo, ma'am. Malapit ka po ba? Minsan po punta ka po ng opisina. Delivery po kita ng ano, Max Candy. Hello, Ma'am Beverly. Magandang gabi. So, anyway, wala po ba mga bago na nating isa-shout out dyan? Every time po kasi na ako ay nag-host, ang sarap ng pakiramdam ko. Parang ang gaan sa feeling. Yung alam mo yun, happy lang. Maganda lang ang dating, no? Kasi sabi nga po nila, be happy, no? Kailangan, bawal sad. Dapat happy lang po tayo, okay? Lalo na yung mga medyo nagkakaedad na dyan. Dapat hindi po tayo sisimangot, no? Kasi madadagdagan po ng wrinkles ang ating mga aura. Nakita nyo, wala akong wrinkles. Nakikita nyo ba yung mukha ko, guys? Wala po akong wrinkles, no? 70 years old na po ako pero wala akong wrinkles. Yan po ang nagagawa ng magic cream. Oh, anyway, shout out ko na po yung per team. Nako, ang tawag na, lumalalim ang gabi kahit hindi hinuhukay. So, syempre, unang-una po, shout out po sa ating, wala namang mga bago yata na ipinapa-shout out, no? Wala, nako. Ayan, 70 na po ako. 70 mga ano pa, 20 years. Ayan, no, dahil po sa product ng Uno talaga, bumabata po ang mga ano, business partners natin diyan. Okay, shout out po sa ating lahat. Tayo po ay grupo ng Hits, okay? Team Hits na under po tayo ng Saviors, no? Ang mother group po natin ay Saviors. And then ang Hits po ang ating mother group. And then, ang founder po siya, siyempre, si Mentor Mark Pulmano, okay? Under po ng Hit, siyempre, andyan po ang, ayan, ang team, Kratos, no? Headed by Coach Brigandale, Briggs for short, okay? Kasi, mas gusto ko kasi binamagbid yung tunay niyang pangalan, eh, no? Yung mahaba, gandang-ganda ko sa pangalan niya, no? Kaya lang, pangit yung founder. Joke lang. Wala pong pangit sa grupo natin. Lahat po tayo mga pogi at magaganda. Siyempre, nangunguna na po ako dyan. And then, siyempre, under po ng Kratos, siyempre, andyan po ang God's General, no? Headed by Coach Rain Labaw. Okay? And then, dyan ang God's Army ni Coach G. Meravel.
And of course, andyan po ang team na aking pinanggalingan. Okay? Ang team Dream Fighters. Okay? By Coach Benjor Dagono. Okay? And then syempre, under po niyan ang Perseverance na aking mother group din, headed by Coach Natalie Jurado na sexy na, maganda pa. Okay? And then syempre, andyan po ang Team Bonanza. Yan po ang aking team. No? So kung Team Bonanza kayo, mag-type ka nga. Dapat proud ka na Bonanza ka kasi yan ay bonus, no? Isang blessing mula kay God. Okay? And then syempre, andyan po, wow. Andyan po ang Team Glorious, no, ni Coach Aldrin Lumanaw. And then syempre, andyan po ang team ng Light of Dreams, no, ni Coach Jonelyn Buhuyan. Syempre, under po niyan, napakadami pong team. Hindi ko na po iisa-isahin, okay? Kasi napag-usapan po namin yan sa Kongreso. Ang babanggitin lang po yung mga mother groups ng subgroup, okay? Pero under po niya, napakadami na pong subgroup, okay? So, pag inisa-isa ko po, aabutin po ako ng alas 9 ng gabi, okay? Eh, hindi naman po yun ang importante, no? O, andyan na po, nabanggit, shoutout po sa ating lahat. Of course, ang gabi po na to ay para sa ating kaalaman na matututunan mula sa ating speaker ngayong gabi. Tama po ba? And then syempre, bago po tayo mag-start, so meron po tayong Zoom etiquette or Zoom rules na ginagawa, no, na dapat nating malaman every time na po meron po tayong gathering. No, kasi yung iba nakakalimot. Nakakalimot. Ang pangit ng ngipin ko pag nasa screen. Pagpasensya na po yung ngipin ko, ha. Kasi ano po 'yan, kasi original 'yan. No, kaya mahaba yung isa. So, Sir DJ, asan po ang ating Zoom rules or etiquettes? Yan, makinig po tayo. Ayan. So, ayan po ang ating SOM rules or SOM etiquette, no, na dapat natin tinatandaan habang tayo ay nasa loob ng Zoom. Okay? Siyempre, may dadagdag po ako dyan. Dapat po meron kayong ball pen and notebook. Okay? So, siyempre, ito po. Oh, madami akong ball pen dito. Dapat may notebook kayo. Kahit hindi po magandang notebook, kasi nasa bahay lang naman po, no, habang tayo ay nag-aaral, dapat po bawat isa po sa atin may notebook po tayo. No? Kasi lalo na ngayong gabi, napaka-importante po ng topic natin. Kasi yung ibabagsak po ng ating speaker is yan ay regarding sa skills. No? Ano bang skills meron ka? So lahat po tayo ay may kanya-kanyang galing.
Okay, depende lang po yan kung paano natin tutuklasin ang ating galing. Okay? So, yung ibabagsak po ng ating speaker, so, dapat maisulat po natin, ma-take down notes, no? Nakita nyo, ang dami kong ballpen. Kasi pag nag-take down notes po ako, meron dyan naka-highlights, so ang sinusulat ko red. O di kaya binibilugan ko o ginuguhitan ko ng iba-ibang kulay para madali kong matandaan once na binasa ko. So dapat ganun din po kayo, no? Every time na tayo ay nasa gathering, dapat nag-take down notes tayo. Okay lang naman po yung mag-screenshot, no? Kaya lang pag nasira po yung cellphone nyo, so wala yung nawala lahat yung inyong na screenshot. So iba pa rin po yung nagsusulat tayo. Tama po ba? And then syempre, highlights ko lang yung isa pa. Yung number 7 dyan sa Zoom Etiquette. Gusto ko yun. Nakita nyo yung multitasking. Huwag po kayo magmumultitask hapag nasa harap kayo ng Zoom. Dapat focus lang po tayo lahat. Okay? Mas maganda nga kung naka-open cam po tayo. No? Kasi bakit? Hindi po namin alam pag naka-off cam yun. Maliban lang po yung nasa trabaho. Ha? Mga OFW natin and then yung mga kasamahan natin na nasa trabaho pa rin hanggang ngayon. No? Meron po ako diyang business partners na nasa trabaho pa, nag-overtime, pero nakapasok po sa Zoom. So, ganun siya kawiling matuto. And I hope na ganun po tayo lahat, no? Especially yung mga bago po. Tama po ba? And then, syempre, bawal pong mag-unmute. Lalong-lalo na, hindi naman po ikaw yung speaker, pakiusap lang po. Kasi nadidistract po yung speaker, okay? Okay po ba? So ito po, hindi ko na po patatagalin. Tatawagin ko na po ang ating malupit na speaker ngayong gabi. Okay? So for sure ako, kilala na po siya ng karamihan. No? Kilala na po siya ng, kung meron mang hindi nakakakilala sa kanya, pero nabibilang lang siguro yun sa daliri. No? Ilan na ba tayo dito? Dumami na, 63,000. Mamaya, abot na tayo niya ng 100,000. Okay, pasa pa po natin yung link. No? Kasi ngayong gabi, dapat matutunan natin yung ibabagsak ng ating speaker. So, yan. Yung pong tatawagin kong tao, no? Kilala na po ito ng karamihan. Ito po ay isa sa mga Saviors General. Founder po ito ng HITS, no? Ng ating grupo. Millionaires Club. Top Earner International. Okay. Of course. Cars Achievers. Bakit? Napakadami na po ito ng sasakyan. Nakatatlong sasakyan na po ito. And then madalas, sumasakay po ako sa Fortuner neto. Nakikisabay. Pero don't worry guys. One of these days, magkakaroon din tayo niyan. No? Lahat tayo nangangarap niyan. Okay? So guys, without further ado, please all welcome Mentor Mark Polmano. Ayun, maraming salamat po Coach LP sa iyong napakagaling at saka napakaganda na pag-settle po sa atin, di ba? Habang tinitingnan ko si Coach LP kanina, tinitingnan ko yung larawan doon sa kanyang itaas eh. Oo, sabi ko siguro yan yung batang Coach LP dati, no? Oo, oo batang Coach LP. Gwapo si Coach LP kasi nung bata eh, mas lalo ngayon, di ba? Siya ay fresh na fresh. 1950 po yun. Grabe ka talaga, Coach Briggs, di ba? And ayun, isa mapagpalang gabi po sa ating lahat. And hello po sa ating 64,000 plus participants and counting ng mga nandito, no? So guys, keep sending the link kasi napakaganda po ng aking topic. And you are very privileged na nandito ka kasi yung aking topic po is akmang-akma sa mga bago, di ba? And especially po sa mga members na and sa mga matatagal na. So akma-akma po yung aking topic. Kaya mas maganda na pwede mong isend yung mga Zoom link po natin sa iyong mga members and then business partners. And kung may bago man po dito, mga new member, okay, welcome po sa Saviors Power for System. Welcome po sa ating HITS online gathering. So every Monday po namin itong ginagawa. Yan. And then at the same time, iba-iba kasi yung mga topic natin, di ba? And at the same time, so it's more on informative. Meron kang matututunan, especially sa mga ita-topic po natin.
Yan. So, if I'm not mistaken po, okay lang po ba pa-type lang po ako kung nasa ang location ka ngayon? Yan. Para alam ko lang po kung nasa ang lugar yung mga nakikinig po sa akin. Wow, LA! May nakikinig sa LA si Coach Briggs, di ba? May from Malaysia, di ba? From San Mateo, si Sir Bernard. Oh, North Caloocan, si Ma'am Julie. And Kuwait, Las Piñas, Muñoz. Muñoz, Nueva Ecija, si Ma'am, ano, di ba? Si Ma'am Emily. Dami. Kalumpit, Bulacan, di ba? From Paranaque, Sucat, Pasig, Kuwait. Uy, si Apnerman, nasa Kuwait ulit. Grabe. Active na ulit yan. Di ba? Shoutout sa'yo, Apnerman. Mackinley Taguig. Wow, di ba? Mackinley Taguig yung mga ano, di ba? Sa may BGC, di ba? Samar from ano si Ma'am Jane ba? Grabe ah. Taga Tacloban po yung aking mother, taga Tacloban. Bulacan, Talisay, Cebu. Uy, may taga Talisay pala dito. May branch tayo diyan ah sa Talisay. Sampaloc, Muntinlupa, sa labas. Oh, grabe talaga si Coach Primo, di ba? Sa labas. Boac, Marinduque. Uy, si Sir Raul, kachat ko yan kanina. Good evening, shout out sa'yo, Sir Raul. Marikina, Kwabanatuan, Laguna, BGC, si Sir Galo. Oh, grabe. Ingat-ingat, Sir Galo. Baka nasa duty, no? Si Sir Galo yung isa sa gumagawa ng building dyan sa BGC. Eh. Andyan yung kanilang site. Oh, di ba? Yung malamig na lugar, di ba? Si Ma'am Donna from Baguio. So maraming salamat sa mga nag-chat. Kung nasaan ka man lugar, so we hope na ikaw ay nasa safe na lugar. Yan. So ayun, di na ako magpapakilala kasi kilala nyo na po ako. And like what I said po kanina, it's privilege po na nandito ka. Nag-bridge yung aking anak, di ba? So it's privilege na nandito ka. Kasi yung aking pong ano topic po ngayon, it's very informative na meron kang matututunan. And especially, this is, kung may bago man po na nandito, ha, yung talagang ano lang, client lang, di ba? This is an advanced learning para sa'yo. And this is one of the skill na talagang dapat na matutunan mo. Kasi kanina nag-iisip ako, ano yung magandang skills na ito na itopic ko? Eh way back, sabi ko na itopic ko na ata itong gusto kong i-share eh. Pero sabi ko, there's something new, di ba? Na hindi basta-basta i-share sa mga ganitong gathering, pero dahil ako po ang magtuturo, yan. Ano po name niyo, Sir Handsome, di ba? Yung kotse ko, yung pangalan, Handsome. Yung pangalawa. Yung pangatlo kasi, Rampage eh. Oo, ano lang ako? Guwapo lang ako, di ba? De, joke lang po. Gumagamit kasi ako ng mga produkto. Oo. So yun, like what I said nga po, no? It's a privilege na nandito ka. And then kindly, jot down notes. And pakinggan mo mabuti yung akin topic. Kasi baka meron kang mga clarification regarding about sa aking magiging topic mamaya or sa negosyo po natin, at least matututunan mo ngayong gabi. Pwede mo ring i-screenshot yan para at least kahit papano so magamay mo. Yung aking topic, i-heads up ko na po. Okay? Ito po yung topic na kung saan advanced learning para sa mga dine-develop ng mga leader. Pero sabi ko nga, dahil ako ay inyong ang inyong speaker po ngayon, so ibibigay ko po siya sa inyo. Di ba? It's open book. Hanggat maaari kasi members naman po halos karamihan. Yung akin topic po, bibigay ko na una. Okay, ang unang akin topic po is orientation of account. Yan. Orientation of dashboard account. That's number one. At ang pangalawa ko pong topic, FB marketing. Wow, di ba? Baka may nagtataka. Familiar sa akin yung topic na yan, mentor ah. Para natutunan ko yun dati ah. Yes, opo. So, i-deliver ko po siya ngayon in just a short period of time. Bigyan mo ako ng 30 minutes up to 45 minutes. I want you to focus on this kasi this is one of the skills na dapat matutunan mo. Yan, para alam mo yung mga pasikot-sikot. So, anyway, let's start na po. Para at least kahit papano. So, mapakinggan mo and then makita mo yung ating ituturo. So, game. Share screen ko na po ah. So, ayusin ko lang. Alright. Ilabas ko lang yung aking chat box. Alright. Yes. Actually, maganda tong topic na to. Kasi, sabi ko nga, isa to sa mga skills na dapat matutunan mo. Especially po pag ikaw ay new member
ikaw ay member na or even leader. Siyempre, as bilang tao, so meron tayong mga nakakalimutan sometimes. Pero pag ito'y nakabisado mo, again, sabi ko nga po, so ito yung isa sa magsisimula para lumaki ang grupo mo at kumita ka ng malaki. So shout out ko po yung aking gwapong-gwapong partner, si Coach Elfi Fevidal, si Attorney Elfi Fevidal. Oo, di ba? Di ba? Grabe, ang galing mag-host, di ba? So ayun, anyway, start ko na po para tuloy-tuloy lang tayo, para ma-maximize natin yung oras. Okay? Una aking topic po is orientation of dashboard. You know why? Bakit po namin ito itatopic? Kasi a lot of new members, they didn't see or hindi nila masyadong binabrowse yung ating account. So ngayon, dahil andyan ka, so ating itong kahit papano ilalathala, di ba? At least kahit papano, malaman mo yung mga ilan sa mga top pasikot-sikot sa ating account. So stay put ka lang dyan and then pakinggan mo. Pwede mo screenshot ha. Then mamaya, pwede mong buksan yung account mo after na ating gathering. So topic number one, orientation of dashboard. Of course, lahat po tayo, okay, pag ikaw ay member, meron kang account. Yan, meron kang account. Okay? Pag tinype mo sa address bar yung 101.biz, yan. Actually, dalawa kasi yun eh. May premier.101.biz or kahit 101 or kahit 101.biz lang, 'di ba? Nagbibrish yung aking anak. Or kahit 101.biz lang, okay? So lalabas yung ating member login. So always remember, okay? Tandaan mo na yung first account mo. Oo, tandaan mo yung account number mo at saka yung password. Kasi yan yung account na magbibigay sa iyo ng millions. Yan. So login ID and then password, diyan mo siya i-edit, okay? And then of course, pagka in-enter mo po 'yon, so papasok ka sa pinaka-account po natin. Yan, sa ating main account. Yan, ganito yung lalabas sa ating main account. Oo. So pag binrowse mo po 'yan, okay? Sa may bandang left side niyan, meron diyan nakalagay na korting bahay. Pakinggan mo mabuti ha, korting bahay. Okay, may tatlong button 'no, homepage, switch account, and then log out. Yung homepage po, diyan po nakalagay yung ating main account. Yan. So homepage, ito yung lalabas. Homepage natin. Sa homepage na yan, okay, diyan mo mababrowse yung profile management. Andito po lahat yan. Okay? Business center, kung saan yung mga account mo. Yung profile management, pwede ka mag-edit ng information mo. Business center, yung accumulated, yung lahat ng account summary or income, mga taong sumasali, andyan. Member benefits, from the word benefits, di ba? Andyan po, mga GC points natin. Online store, di ba? Genealogy report, kung saan mo makikita yung organization mo, mamaya makikita mo, isa-isay natin yan. Finance management, kung saan ka mag-withdraw ng iyong kinikita, always remember. And control center, andyan din. Yan. So ito yung homepage. Yung switch account naman po, ito yung kapag ikaw ay naka-multiple account, okay, pag kinlik mo yan, isang account lang yung binuksan mo, pero ma-access mo yung buong 15 accounts mo. Yun po yun. And sa mga naka-multiple account po ng mga nandito, at hindi pa naka-link accounts yung account mo, okay, ipa-link accounts mo po yan sa opisina, libre po yun. Link accounts ha? Oo, link accounts po, libre po yun. Yan, so ituturo sa iyo yan ng sponsor mo pag ikaw ay naka-multiple na. Pero always remember, tandaan mo lang yung first account mo, okay, maka-access mo na yung lahat na account mo basta naka-link accounts yan. Okay, of course, di ko na iyaano yung log out kasi magla-log out, di ba? Second button, yan, second button, yung profile. Yan. Yung second button is more on profile. Okay? Ngayon, meron siyang personalization, password manager, and insurance policy. Eh, makikita mo. Yung personalization, so meron siyang button, profile manager, change my avatar, personal message. Pwede mo yan kalikutin. Okay, mamaya. At least kahit pa pala nakikita mo. Di ba? Yung profile manager, lahat po ng information sa'yo, pwede mo dyan i-edit. Mahalaga na may edit mo yan para at least kahit papano. So yung information about sa'yo, nakalagay po. Kasi pagka nag-click ka ng income, dyan po nakabase yung ilalagay na pangalan, dyan po sa iyong check-in.
Oo. So, update mo lang yung information mo. Yan. Pwede mo naman i-edit eh. Click mo lang yung edit sa ilalim. Ano mo yan, mababago mo. Yan. Pati yung email address mo dyan, di ba? Ilagay mo din. Yan. Then, password manager. Ito yung kapag ka gusto mo magbago ng password. Yan. Yan. Ito yung pagka gusto mo magbago ng password. Ito yung password manager. So, pagka-click mo yan, ito yung lalabas. Di ba? Kung gusto mo lang naman baguhin. Pero kung hindi, wala naman pong problema. Ako ay highly recommended talaga, okay? Na sa mga bago po ha, na mga nandito, okay, kung ano yung binigay sa iyo na password ng coach mo o ng mentor mo, keep it mo na muna. Oo, kasi bakit? Para pag kumita yung account mo, madali kang magagawa ng poster. Pero pag ikaw ay medyo matagal na at alam mo na yung pasikot-sikot, di ba? Again, anasay naman kapag gusto mo nang baguhin. Pero sa mga bago, abang bago pa lang, wag muna. Para madaling ma-access ng mga coach or mentor mo. Para magawan ka ng poster. Again, di namin makukuha yung income mo. Sa'yo po yun. Yan. So, existing password. Diba? Kung gusto mo lang naman baguhin. Yan. New password. Kung ano yung gusto mo. Retype ng gusto mong password. And then yung security question. Kung ano man yung nakalagay dyan. So, always remember that. Then, after doon, proceed lang. Yan. Diba? Next. So, insurance policy yan para at least kahit papano hindi kayo nalilito. Kasama na rin po dito yan. Okay? So, yung insurance po, pagka-click mo yung button na yan, dito po lalabas yan. I highly recommended na sa lahat po ng mga bago, hanggat maaari yung first account mo, yung i-insured mo. Yan, i-insured mo yung first account mo. Yung lahat ng information po na nakalagay po dyan, okay, fill upan mo lang. Fill upan mo lang. Yes, kasi isa yun sa mga member benefits po natin. And pagka yan ay sinubmit mo, make sure na walang bakante. Lahat po na fill upan mo para hindi sayang yung benefits, di ba? So andyan po nakalagay yon. And ito po yung ano, ito po yung ating information about sa insurance. Yan, for married member, yan, andyan po nakalagay yun eh. Primary married, 60,000. Secondary spouse, 30,000, and tertiary, tigda 10,000. So, a total of 120,000. For single member, primary single member, 60,000. Secondary, parents not more than 65 years old. Father, 15,000. Mother, 15,000. Yan. And for 65 years old, yan. And tertiary, first single sibling not more than 21 years old, 10,000. Yan. And second, single sibling not more than 21 years old, 10,000. Single sibling not more than 21 years old, 10,000. Yan. And ito, 65 years old. Okay? Yung not more than 65 years old. And accidental death only, ah. Okay? Kasi baka may nagsasabi kasi, paano yun kapag na-accidente po ako? Okay? Ang insurance po natin, ang kailangan po, patay. Oo. And then, ang kailangan pong kadahilanan ng pagkamatay is aksidente. Opo. Hindi po yung natural death. Hindi po. Aksidente po. Yes. Accidental death only. 15 accounts, regardless kung 15 accounts ka man, only one account lang ang kailangan i-enroll. Oo. Kasi every year, nagre-renew tayo ng 800 plus lakh. So, hindi ka naman magbabayad. Doon na sa income mo yan binabawas every year naman. Oo. Yearly po yun. Okay? Then, ayan po, yung ating, ano, yan din nakalagay naman din dito. So, kinlird lang din naman po natin. Okay? Yan po yung insurance natin. Next, business, yung pangatlong button, okay, ang nakalagay dyan, account summary, plan upgrade, down report, and genealogy tree. For example, account summary, dito po nakalagay yung lahat ng income mo. Okay? Hindi po yan yung wini-withdraw, ah. That is your summary ng lahat ng kinita mo. Yan. For every account, meron po tayong account summary. And nakalagay po doon yung downlines mo, kung ilan na. Yan. At kung ilan na yung left side mo at ilan na yung right side mo, kung ilang pairs na. Diba? At kung ilan yung weighting mo, nakalagay po yan doon. And unilevel plan, kung ano yung rank mo na, through unilevel po yan. And ito, okay, dito po malalaman kapag ikaw ay naka-maintain. Yan, dito po ha. Okay? For example, bumili ka ng products sa opisina. Okay? And at the same time, kung ikaw ay bumili ng produkto sa mga Unopreneur natin,
para malaman mo kung na-credit yung NUC mo, punta ka sa account summary. Okay, malalaman mo po dito kung ikaw ay naka-maintain na. So, qualify for bonus, kailangan naka-yes po yan. At para ikaw ay ma-qualify, dapat naka 62.5 NUC ka. Oo, yan po yun. Diyan mo po panalaman. Ha? Ito po, ha? Para hindi na kayo malito. Yan. Teka lang, ha? Next. And at the same time, ito naman po, yan yung total earnings mo kasama na yung GC. Kung magkano yung naging income mo. In short, yung account summary mo, dyan po naka-detail. Okay? Yung lahat ng kinita mo at mga business partners mo or ilan yung left side tsaka right side mo. Dyan mo po makikita. Okay? And I hope na medyo hindi ako masyado nagiging mabilis, ha? Kasi it's just a recap sa mga leaders na. And kung sa mga bago naman, at least ito'y advanced learning para sa'yo. Diba? Genealogy tree, okay? Dyan mo po makikita yung iyong binary tree o yung organization ng account mo. Actual. In real time. Yan. So, pagka ikaw ay tinatanong ng sponsor mo, ng coach mo, o ng mentor mo, kung na-open mo yung account mo, ay highly recommended. Pag ino-open mo yung account mo, lagi kang pumunta sa genealogy tree. Sa binary tree, ito po yun. Kasi dito mo po makikita yung total o yung mismong actual account mo. Lalo na pag mother account mo yung binuksan, ha. Kung nakikita nyo po dito, naka-perfect 15 accounts po ito. Yan. Si ano yan? Si Coach Eric John Valiente. Di ba? Ayan po yung perfect account. Ang ganda tingnan. And especially sa mga nakikinig po sa akin ngayon, I highly recommended po na always open your account. Bakit naman po Mentor Mark? Kasi to remind you na meron kang negosyo. Yes. Kasi nag-start yan sa zero, hanggang sa yan ay dadami, nandadami, nandadami. Yan po yun. Diba? So yan, genealogy. And para sa mga ano, ha, para sa mga bago po, always remember, okay, yung ating first to fifth pair po, yan, first to fifth pair, meron po tayo dyan income 500. 6 to 10 pair po, yan, 1,000. And from 11 pair up to infinity, yun na po yung 1,515, 1,515. Just to be clear. Okay? Especially, yan talaga yung ating marketing plan. So, first to fifth pair, 500. 500, 500, 500, 500. Yan po yun. From 6 pair up to 10 pair, 1,000. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. From 11 pair up to infinity, yun po yung 1,515, 1,515. And of course, every fifth pair, 5, 10, 15, 20, GC po yun. Ibig sabihin, products po yun na mabibili mo sa ating company. Yan. Kasi kailangan kumita ng ating company. Especially, isa yun sa safety net po natin. Diba? And member benefits, yan, yung nakita mo kanina, member benefits, so yung reward plus, purchase packages, and then GC points, yan. So, ito yung pinambibili po namin ng Uno Cafe. Yan. So, diba, napupunta ka sa opisina, kung nakapunta ka man, yung binibigay sa'yo na Uno Cafe ng coach mo o ng mentor mo, galing po yun sa mga members benefits po natin or GC points mo. Oo. So, paano ka nagkakaroon ng GC points? Doon po yun sa every fifth pair. Diba? Every fifth pair mo, so nakaka-count po dito sa GC points natin yun. Yun. So, every 1 point included to 500. Ano, 500 GC points. Yun po yun. 500 pesos, ika nga. 1 point. 1 GC points yun. So, pagka yan, katulad ng ganyan, 3 GC points yan, 1.5 yan. So, yun, pwede mo siyang ipambili ng mga Uno Cafe o ng mga produkto na mga available po dyan. Pwede po yun. So, pwede mo yan kalikutin mamaya. Kung bago ka, kung zero man yan, normal po yun. Pero magkakaroon din yan. Diba? At kikita ka rin ng malaki. Diba? And GC points, ayan, packages, pwede ka rin mamili din dyan. Ayan. Kunwari, ano, Uno Cafe or all mo, andyan po lahat yun. Mga pagpipilian. Yan. So, ito yung way back pa. Yan, ino-orderan namin. Pero kasi sa may opisina, pwede ka nang mismo mag-personal doon para makuha mo rin kaagad. Di ka nadadaan dito. Pipill up ka na lang ng form. Oo. Diba? And at the same time, yan yung sa ating ano, GC points. Kaya mas maganda yung mga may GC points po na mga nandito. Whenever na nasa may opisina ka,
'di ba? At nandoon yung inyong mga business partners. So, ayun, bawasan mo lang kahit konti. Treat lang din natin sila, 'di ba? Especially sa November 10 natin. Mamaya masasabi ko. Mapapatikman ko sa inyo yung aking favorite na Uno Cafe, 'di ba? And ayan, pagka ikaw ay nakapag-click, andun lang pipila pa mo lang yung form, 'di ba? And at the same time, andyan po yung mga code. Ito yung sinusulat po doon sa may Uno Cafe na form para ibigay doon sa cashier. Yan, andyan po yun. Then, next, finance management. Okay, ito na yung kaperahan. Ito na po yung kaperahan. So, income report. Yan. Yung income report, dyan po nakadetalye kung magkano yung kinita mo ngayong araw. Yan, andyan po yung date. Yan, andyan yung date. Yan, tapos kung ilang pair ka at cash earn ba or GC. Of course, legal tayo kaya may tax and then may net income. Yan po yun. Sa mga nagkakaroon na ng income po dito, para malaman mo kung kumita yung account mo, punta ka sa income report. Ha? Sa income report. Yes, andyan po yun. So, pwede kang maglagay dyan ng start date kung kailan mo gustong hanapin and then end date. Yan. So, dyan mo makikita. Then, click mo refresh. Lalabas po yan dyan. Okay? Yan. Dyan yung cash earned, the stocks, and then net income. And of course, kapag ka gusto mo mag-generate ng e-check, dito rin. Yan. Kung makikita nyo po dito, yan, start date, di ba? And then end date. Kung nakikita mo yung checkbox dito, i-click mo yan, then click mo refresh, lalabas yung e-check. Yan o. Di ba? Nakaka-click siya ng check. So lalabas yung e-check. Ito pong e-check na to, ito po yung sinasabi ko kanina na ginagawa natin ng poster. Yan. Sa mga bago po, okay, like what I said, yan po yung ating sinisave para magawan ka ng coach mo ng poster. Yan. Of course, kung ikaw ay matagal na at marunong na, di ba, may sarili ka ng mismo na password, of course, adyan po para mismo makita mo yung iyong generated e-check. Para pagka nagpapasend si coach mo o si mentor mo ng ano, ng dito ng e-check, dyan mo po yung makikita. So, isesend mo lang sa kanya. Basta save mo lang yung picture. Pag naka-cellphone ka, i-drag mo lang, meron lalabas sa save image. Yan. Pagka naka-desktop ka naman or laptop, right-click lang, save image. Ganun naman din po. Yan. Diba? I hope nasusundan ha. I hope nasusundan. And ayan, start date, end date. Yan, diba? And then click mo yung checkbox, then refresh. Lalabas na yan po yan. Yan po yun. Yung ating e-check. Virtual e-check. Then, may e-wallet. Ito na. Yung may e-wallet po, balance report, withdraw funds. Yung may e-wallet po, okay, ito na po yung ating kaperahan. Ayan po yun. Pag kinlik mo yung may e-wallet, ayan po, makikita mo po dyan. Okay. So, yung binary, ito po yan, yung binary. Ayan. Yung 151515 ba, yung every pair mo, dyan po papasok po yun. Yan. Example lang income niya dito, 110,600. Okay. Yung Unilevel, ito naman po yung Unilevel, 834. Yung mga bumibili ng products under ng organization mo, dyan po pumapasok yung income. Unilevel po yun. Diba? And total maintenance, diba? Kung ikaw ay nag-NUC at pinapadidak mo na lang sa account mo, dito yan papasok. Pambili rin po yan ng product. Good as cash pa rin yan pag nabenta mo rin yung product, of course. Diba? At least nag-NUC yung account mo. Then direct selling commission, andyan din po yun. Yan, diba? Sa Uno Shop natin, 'di ba, sa e-commerce natin, nakalagay na rin po 'yan sa ating account. Then benefits, ayan, ito po. Ayan, yung mga yung GC points po natin, andyan din po 'yan, 'di ba? I-type mo lang yung 120.73, i-times mo 'yan ng 500, 'yun po yung amount niya na pwede mong ipambili ng mga products natin, 'di ba? Ng ano, ng tinatawag natin ng mga Uno Cafe, ayan. Oo. Yung reward points, actually, dati pa yan eh, pero nakalagay pa yan dyan every time na meron kang income or pairing dati. Yan, reward points. Then, my gift certificate, ito po yan. Yung kapag may direct referral ka, may napasali ka, meron kang direct referral, dito po siya pumapasok. Yung 750. Good as products pa rin po ito na pinambibili. Pag nabenta, hindi good as cash pa rin. Diba? And yung fifth cycle GC, ayan po yung Sodexo. Oo. Ito yung NUC points, 'di ba? Pagka ikaw ay naka Uno Premier, 'di ba, magda-transfer ka ng points, pwede po 'yon.
And yun, ito na nga po. Every 5th cycle GC or products, every 25 perso Dexo. So dito po lalabas yan, yung cycle 5 GC. So ibig sabihin, pwede mo yung click as Sodexo. Yan. So pwede po yan pang shopping, pwede po yan mismo na ipambili ng grocery or appliances. Ayan po yung Sodexo natin. Kaya pagka, baka magtaka ka, di ba, sa mga coach natin or mentor natin, pag nakakita ka ng Sodexo, ayan po yun, dyan po yun nakiklik. Oo, every 25 pair, nagkakaroon ng Sodexo. 25, 50, 75, 100, 125, basta every 25 pair, may Sodexo ka. Dyan po pumapasok yun. Okay? I hope malinaw ah. Nasusundan nyo po ba ako? Type ka nga ng 4 kung nakikinig ka pa. Type ka nga dyan ng 4 kung nakikinig ka pa. Wala nag-type. Ayun, salamat po. Nangunguna si Apriya, di ba? Nag-type po ng 4. I hope na ano ha, na nare-refresh ka or nare-remind kita about sa pasikot-sikot sa ating account. So mamaya, pwede mong kalikutin yung account mo, buksan mo. Okay? And then imagine mo may mga laman na rin yan katulad ng ganito. Di ba? Next tayo. Balance report. Ayan. Pag nakita mo yung balance report, diyan mo po makikita pagka nagta-transfer ka ng income or nag-withdraw ka, di ba? Through Binary or through Unilevel. Ayan po yun. So nakalagay po yan dyan. Oo. Ibig sabihin, yung iyong mga record. Di ba parang sa banko, pagka nag-withdraw ka, di ba may mga record yun? Di ba sa GCash din, di ba may mga record din dyan? Ganon din po sa account natin. Every pasok and every labas ng pera, may nakarecord po yun. And then nakikita mo rin dyan kung magkano yung balance. Yan. Magkano yung balance at kung magkano yung withdraw mo. Andyan po yun. Okay? So I hope malinaw. Ayan po yung balance report. Yan. Then, withdraw funds, eto na. Yung ikiklik mo na yung income mo, di ba? Mahalaga, matutunan mo to. So, withdraw funds. So, pagka nag-withdraw ka, yan, pag kinlik mo yung withdraw funds, ganito yung lalabas. Let's say, may income yung account mo. Direct clearing amount, ito yung binary, Unilevel, direct selling. Okay? Pagka mag-withdraw ka, click mo yung check box na to. Yan, o yung arrow down, kiklik mo to, pwede ka mamili. It's either check Union Bank, yung Union Bank check natin, o yung Union Bank account na yung sa application, sa ATM mo de derecho, or pwede rin dyan may GCash na po yan din. Pagka nilink mo yung account mo, na andun yung GCash mo, na mapapasok po yan. Pero mother account lang ha, mother account lang po. Kaya importante na nakalink yung accounts mo para pag may income ka sa ibang mga account, matatransfer mo sa mother account mo. Para isa lang yung paglilinkan mo ng account. Yan. So, pwede na rin po dyan GCash. So, let's say, mag-withdraw ka. Siyempre, yan, pipiliin mo kung ano dyan. Kunwari, Union Bank account, let's say, or Union Bank check. So, mamimili ka kung saan mo i-withdraw. Direct paying bonus ba? Ito. Yan. Direct paying bonus ba? Or Unilevel? Yan. Or direct selling commission. Saan ka mag-withdraw? So, mamimili ka dyan. Let's say, direct paying bonus o yung binary. Yan. Of course, ilalagay mo kung magkano yung amount dito, kung magkano yung amount, then kapag kinlik mo yung next, di ba, manghihingi lang yan sa'yo ng confirmation password mo, so mawi-withdraw mo na. Yan po yun ha, yung pag-withdraw, ganyan po, yung pag-withdraw ng ating kaperahan. Yes, may GCash na, hindi lang nakalagay dito, hindi lang updated pa, pero ando na rin po yung GCash natin. Oo, yan po yung sinasabi ko, pwede kang mamili kung ilalagay mo ba sa check-in ng Union Bank, yan, or sa ATM mo diretso, or pwede rin po sa GCash natin. Oo, sa GCash natin. So, ibig sabihin, pagka pupunta ka sa opisina at magki-claim ka ng cheque, kung sa cheque mo siya kinlaim, diba, kailangan mo lang ng ID. Yan, ID. So, yun, paggawa ka na rin ng Uno ID natin para at least kahit papano. So, meron kang ID na pagka pinakita ko ikaw ay legit distributor, so mapapakita mo yan. So, 200 pesos lang yan sa opisina, makukuha mo rin agad. Pero pagka sa ATM mo diretso, 'di ba? So kinabukasan lang papasok na agad. Pag GCash within the day. Oo. How to link your ATM? Andito na nakalagay na rin, 'di ba? For online transaction, always mo lang po i-message yung Uno Local Customer Care. 'Yan yung logo. Yan, ia-assist ka niyan kahit sino, 'di ba? Basta kahit sa Messenger mo lang. Then pay first, 'yan. So 200
for 10 accounts and 400 for 15 accounts. Actually, kahit mother account mo lang, pwede na eh. Kasi pag pinalink accounts mo, yung account mo, yung income ng panglabing limang account mo, pwede mo matransfer sa first account mo eh. Oo, pwede po yun. At doon ka na sa first account mo magwi-withdraw. Kahit hindi mo na ipalink yung 10 or 15. Pero kung gusto mo pa rin, no problem. Oo, pwede pa rin po yun. Basta dyan po yun sa Uno Customer Care. Then link form, bibigyan ka, and fill upan mo lang po yan, lahat ng details. Okay? Then, sending your form of to customer care office, just wait for 1 to 2 weeks. Actually, hindi na 1 to 2 weeks, days na lang din po. Oo. Order to link your ATM, your Uno account. So, yan, dyan mo na lang din makikita yun. Okay? Then, ayan, para malaman mo kung nakalink na yung iyong ATM sa iyong account, yan, pupunta ka lang po dito sa main account mo, di ba? Sa main account mo, click mo lang po yung nasa ilalim, card management. Pagka nakita mo yung card management na yan, yan, so makikita mo po nakalagay na yung account number mo ng Union Bank. Andyan na rin po nakalagay yun. Para alam mo na nakalink na. Of course, may GCash na rin dyan, di ba? Andyan na rin yung GCash account mo pagka pinalink mo. Opo, pwede po yun. Okay? And then e-store and product orders, andyan na rin po. Yan, so ayan, pagkakinik mo yung e-store, okay, andyan na labas. Kapag gusto mo mag-withdraw ng mga produkto, so pwede ka mamili kung saan manggagaling packet. Yan, kung cash ba, maintenance ba, or direct referral, or cycle 5. Of course, di ba, sa maintenance mo, or sa direct referral GC. Kasi sayang naman yung cash mo, di ba? Yung cycle mo, yung sa Dexo mo, sayang kung bibili mo ng products. Pero pwede pa rin. And pagkakinik mo, anuman dyan, okay, kunwari, direct referral, lalabas yan dyan. Okay, andito na yung mga produkto. So, para ka lang umu-order through Lazada, through Shopee, andyan din po. So, mag-a-add to cart ka lang. I hope na nasusundan mo po and na-experience mo ng umu-order sa mga Shopee, di ba? Ganun din po ito. Yan. And pagka na-check out mo, lalabas na lang sa may order history mo, okay, ayan, yung mga kinlik mo na produkto. And then para malaman mo kung ano yung mga products, punta ka sa magnifying glass dito. Pwede mo yan i-double check kung tama yung na-click mo. Okay? That is the e-store and product order. And card management. Ayan. So like what I said po kanina, pagka nakita mo na yung account mo ay nakalink na, dyan ka lang pupunta. And of course na, dagdagan na yan ng GCash. Diba? Andyan na po yun. And ayan. So kung wala pa, kontakin mo lang si Uno Local Customer Care para at least kahit papaano so mapakonect mo yung iyong account. Okay? Then ayun, that is the first topic. Oo, medyo binilisan ko lang ng konti, di ba? About sa ating sa main account. Kasi maybe kabisado mo na or kung medyo nakalimutan mo man, di ba? At least na-remind kita. Yan. So that is the first topic. Yan. So second na. Oo, doon na tayo sa may FB marketing. Yan, di ba? Para kahit pa paano, sulitin natin yung oras. I hope na nakikinig po kayo ha, at nandyan pa rin po kayo. Teka, i-share screen ko lang po ha. Andyan ka pa ba? Nakikinig ka pa ba sa akin? Yan, di ba? May natututunan ba guys? May natututunan po ba? May natututunan po ba kayo? Ay wow, maraming salamat ha. Actually, uulitin ko ha, yung topic po natin na to, okay, exclusive po ito sa mga dine-develop po na leader. And especially, this is an advanced learning kung may mga bago po na nandito. And this is the refresh naman kung ikaw ay graduate na, di ba, sa mastery class. Di ba? So still, ito po yung pinaka-skills na kailangan mo matutunan. So, dako na ako pangalawa. Ito na, pangalawa. FB marketing. Okay? Bakit natin kailangan matutunan yung tinatawag natin na FB marketing? Especially po, the Facebook po is the number one social media dito sa Pilipinas. A lot of people, lahat po sila ay may mga Facebook. Isama mo pa yung mga social media like TikTok, 'di ba? Instagram, 'di ba? YouTube. Pero nangingibabaw talaga si FB. Si Facebook, di ba? Pati yung Messenger din po niya. So ngayon, pakinggan mo mabuti paano kami nagmamarket.
through FB. Diba? So at least kahit papano, so marinig mo ito and then para magawa mo. Okay? Friendster po yan. Year 2009 nung nawala yung Friendster, diba? At pinalitan ni Facebook. Diba? Ngayon, Facebook marketing. Ito na po. So, kung bakit Facebook marketing po, a lot of e-commerce, especially nagkaroon ng pandemic, lahat po kung makikita mo, ang dami po dyan mismo sa may Facebook po, naglitawan yung iba't ibang mga e-commerce platform. Diba? Zalora, diba? Baka bumibili ka nga rin dyan. Foodpanda, Grab application, Shopee, Lalamove, Lazada, etc. Pati mga buy and sell kung anong lugar ka man. Diba? Kunwari, sa Caloocan sa amin, buy and sell. South Caloocan, meron po yun. Buy and sell, Quezon City, clothing pages. Kumbaga, pag sinerge mo yan sa may Facebook mo, ang daming lalabas. Tama po ba? Ang dami. Oo. Kumbaga, ang social media po natin or ang Facebook po natin, pwede po natin pagkakitaan. Okay? Pagkakitaan. Kasi nagagawa na po yan ng halos karamihan. Kung papansin mo, may mga nag-i-sponsored pa ngayon. Baka dumadaan yan sa Facebook mo, di ba? Oo. O kaya naman, mahilig ka sa gadgets, nag-search ka ng gadgets. Mapapansin mo, may lalabas sa timeline mo mga nagbebenta ng gadgets, kung ano man. Or appliances, di ba? Or mga kung ano-ano mga gamit. Pansinin mo, di ba? Mag-search ka lang sa marketplace or sa search engine. Maya-maya, makikita mo pag nagpa-browse ka, yung mga hinanap mo na medyo related doon sa ano mo, sa hinahanap mo, lalabas sa timeline mo. Makikita mo, di ba? Bakit? Kasi again, ang ating Facebook po, uulitin ko, pwede mo yung pagkakitaan. And kung pagkakakitaan mo na rin lang naman yan, idagdag mo, isabay mo ang Savior's Power for System. Oo. And this is the three basic FB activities na ginagawa natin araw-araw. Di ba? Di ba nagla-like ka? Oo. Sabi mo nga dyan sa chat, like. Di ba nagko-comment ka? Sabi mo nga dyan sa may comment box natin, comment. Di ba nag-share ka din? Di ba? Type mo nga rin dyan, share. That is the three basic FB activities na ginagawa natin araw-araw. Tama po ba? Like, comment, share, di ba? Like, comment, share. Minsan pa nga may subscribe pa, di ba? So like, comment, share. Ikaw na nakikinig po sa akin ngayon, ginagawa mo po yan. Tama? Ginagawa mo na yan araw-araw. So ibig sabihin, kung ginagawa mo na yan araw-araw before nang hindi ka kumikita, ngayon pagkakitaan natin. Oo. Pagkakitaan natin. Okay, true Savior's Power for System. Pakinggan mo mabuti ha. Okay. Imagine this house. Ayan na. Ano yung nakikita mo? Yan, para alam ko na nakikinig kayo ha. Diyan po sa may nakikita niyong bahay na yan, ano yung napapansin nyo sa larawan? Sige, comment ka. Anong nakikita mo sa larawan? Magulo? Sabi ni Ma'am Donna. Sige, sino pa? Magulo po, ni Sir Rolly. Makalat, madumi, up army, bahay ata. Magulo, magulong bahay, makalat. Ano napapansin mo sa bahay na yan? Oo. Magulo, makalat. What if imagine mo bahay mo yan? Diba? Bahay mo yan. Of course, hindi ka... Of course, siguro pagka ganyan bahay mo, mabuburyo ka siguro, no? Parang walang tao nakatira at walang naglilinis, no? Kalakal. Basura, oh, tapunan yata ng basura, unorganized, di ba? So imagine this house. Imagine mo, okay? Parang yan din yung Facebook natin before. Facebook natin before kung bago ka, di ba? Kung ikaw ay medyo months na rin dito, alam ko na ayos mo na rin dyan. And imagine mo yung bahay na to. Then compare this to the previous one. Nakikita mo yung bahay na to. Ito, ano yung nakikita mo sa bahay naman na to? Ano yung nakikita mo sa bahay naman na to? Maaliwalas, napakaganda, sabi ni Sir Bernard. Maganda, yan. Maganda, maayos, malinis, organized, malinis, maganda, ayos, sabi ni Sir Uelito, maganda. Yan. Di ba maganda, maayos? Of course, pagka ganyan yung bahay mo, ang sarap siguro mag-imbita palagi ng bisita. Oo.
na taga-kalat. Joke lang. Ang sarap siguro papunta yung mga bisita mo, no? Pagka ganyan yung bahay mo. Tapos ano? Air condition pa. Di ba? And let's compare it to your Facebook account. Oo, yun po yung gusto kong sabihin. Okay? Ang gagawin po natin ay itatransform po natin sa maaliwalas, sa maganda, sa maayos, yung Facebook account mo. Oo. And sabi ko nga po, no, this is one of our skills na dapat mo matutunan, especially on social media, kasi yung social media mo, di ba, yan yung ikaw. Oo. So we need to transformation. Sabi nga po dyan, di ba? We need transformation. Okay? Options. Turn your personal Facebook account to business account. Yan. Walang masamang pagkakitaan ng Facebook account mo. Di ba? Kaysa naman puro mukha mo yung nakalagay dyan. Di ba? Di ba? Kung kahit puro mukha mo, no, against po ha, hindi ka naman kumikita, lagay mo yung negosyo natin para kumita ka. Di ba? Or create new FB account for business only. Kasi katulad po sa akin, okay, I have two Facebook. Yung isa, pang travel-travel lang or even pang lifestyle. Yung isang account ko, pang business account, which is one of my personal account din. Yun, yung Mark Pulmano. Yan. Kaya yung iba nakakapag-add sa akin sa Mark Andrian Pulmano, di ba? So, ayun po yung aking pang, ano eh, pang lifestyle account. And doon ako nakakapag-invite. Pagka sinerge mo yung Mark Pulmano, so yun naman po yung aking personal plus business account. Of course, may page din ako. Search mo lang Mark Pulmano, di ba? May page po yun. Andun din po. So, may mga posts ka dito, di ba? Nahihilo na daw siya sa mga posts ko na puro promote ng business. Sabi ko naman, aba, mas nakakahilo kaya ang walang pera. Tama ba? Pasensya na kung puro post namin promote ng business. Kesa naman, i-post namin mukha at katawan, hindi naman kami kikita. Tama naman, di ba? Kahit na i-post mo yung mukha mo. Diba? Kung ano yung, ano, again, wala namang masama po doon. Okay? Pero again, gusto natin ng pagkakakitaan. Kasi marami na pong tao kumikita through Facebook. Kailangan mong sumabay. Oo, which is nung pandemic pa hanggang ngayon. Oo, lalo pag natutunan mo to. Puro daw kami business. Naghahangad daw kami umaman. Bakit? Ikaw na nagtatrabaho para maging mahirap? No, again, sa? Kumaga parang tipo na ano lang. It's a good vibes lang din naman kasi on our community po, 'di ba? Sabi nga natin yung Facebook mo, i-transform mo 'yan para magbigay sa iyo ng income. Total nagla-live ka, nagpo-post ka, nag-share ka, nag-FB live ka, 'di ba? Nagre-reels ka, nagbi-video ka. So gamitin mo siya na paglabasin mo ng income, 'di ba? Again, idadagdag mo. Hindi mo naman tatanggalin yung pagpo-post ng picture natin eh. May lifestyle nga po doon. Diba? So ngayon matututunan mo, 'di ba? We need a transformation. Type mo nga diyan transformation. Kasi nga sa mga sa chat box natin, type mo nga transformation. Aha, baba. hindi ko alam spelling. Mas mahaba ata, hindi ko alam spelling ah. Aba, maraming salamat sa mga nagka-transformation ha, na chat. Maraming salamat. Transformation, it means transformation of FB account will serve as a reflection kung ano ka at sino ka. Pakinggan mo mabuti ito ha. Transformation of FB account will serve as a reflection kung ano ka at sino ka. Kaya kung gusto mo magkaroon ng power or impact sa Facebook or sa FB na later on magresulta sa abundant life, kailangan mo itong gawin. Diba? Acceptance. Ika nga, acceptance. Na hindi ka lang empleyado, rather negosyante ka na din. Ulitin po natin, yung Facebook account mo, okay? Kailangan mo po siyang i-transform para maging maaliwalas, para magbigay sa'yo ng income, para magbigay sa'yo ng ginhawa pag later on, pag ito'y nasundan mo. Oo, you need to accept it. You need to accept it na kailangan mong baguhin yung dating magulo para maging aliwalas, para naka-synchronize, naka-organize. Diba? You need to accept it. Okay, transformation. Ano pa?
to do. Ano yung mga dapat mong gawin? Ito na, mga dapat mong gawin. Guys, pakinggan mabuti. Number one, profile picture. Okay? Cover photo and albums. Always remember. Kasi kailangan naka-organize po yan. Number one, profile picture. Okay? Profile picture. Choose your best selfie or photo of yourself. It will definitely start building trust. Oo. Kung mapapansin mo, again, hindi po ako gwapo ha. Cute lang, di ba? So nakikita mo yung profile picture na best para sa'yo. Yung gwapo ka, yung maganda ka, yung parang feeling good vibes ka doon sa photo mo na yon, yung maaliwalas yung mukha mo, di ba? Yun yung i-upload mo to build trust sa mga taong nakakakita sa'yo. Oo, ano pa? Be professional look. Be professional or look professional. Of course, pag ikaw ay nakikitang professional on your Facebook profile, yung display photo mo, yung profile picture mo, mas mataas na makakuha ka ng tiwala or trust doon sa mga taong nakakakita sa'yo. Pakinggan mo mabuti ha. Kaaya-aya dapat ang picture mo. Kaaya-aya. Di ba parang ikaw, pag tumitingin ka ng picture, may mga picture na kaaya-aya. Di ba? Guwapong-guwapo ka, magandang-maganda ka, di ba? Maaliwalas. Di ba may mga profile picture na asiwang-asiwa? Hindi ko sinabi yung picture mo ha. Okay? Di ba may nakikita kang ganun? Di ba? Kaakit-akit, di ba? Kumaga, ano, basta yung kaaya-aya. Ganyan. Much better if naka-formal attire. It depends on your suit or it depends on your, ano, on your mood, di ba? Basta yung maayos ka. Of course, mas mataas kasi makakuha ng trust or gain ng trust pagka naka-formal ka. Ibig sabihin, katiwa-tiwala. Katiwa-tiwala. Oo. And add frame, savers power for system. Way back kasi, nakakagawa tayo ng frame. Pero dahil nagkaroon ng election way back, and ngayon is talagang ano, inaaral pang ibalik pa, so wala pa. Pero again, yung profile picture mo, dapat kaaliwa-aliwalas. Oo. And yun, hanggat maaari, dapat meron kang maayos na profile picture kasi mas nakakakuha yan, okay, ng tiwala sa iyong mga prospect. So that's number one, profile picture. Okay, number two, cover photo. Of course, cover photo. Use the Saviour's Power for System cover photo. Surely it will create curiosity to all your FB friends. You know why? Bakit ko to sinasabi? Kasi may mga kanya-kanya tayong profile cover photo or cover photo natin, tama? Hanggat maaari, alam mo ba? Ito ha, alam mo ba? Pag binago mo yung cover photo mo, di ba? Bukod sa inayos mo yung iyong yung profile picture mo, nakakapagdagdag curiosity yan sa mga nakakakita sa Facebook mo. Kaya na pagka ikaw ay pinuntahan ng mga viewers mo, 'di ba? Makakakuha yan ng ano yung Saviour's Power for System. Ano yung hits? Magdagdag curiosity yan sa mga FB friends mo. Oo, sa mga FB friends mo. Like what I said, wala pa namang official na cover photo ang Saviour's, 'di ba? Kasi nga tinanggal. Pero sa atin, meron tayo yung mga naka-upload sa amin. So kung sakaling wala ka niyan, so magpa-send ka lang sa amin, bibigyan ka namin para at least dagdag curiosity yan sa iyong FB friends. Etong sinasabi ko po, walang pilitan. Kung gusto mo lang. Okay, dagdag po yan sa curiosity. Diba? Pangatlo, cover photo and then lagyan mo ng hashtags. Yan. Kung mapapansin mo, no, guys. Okay, kung mapapansin mo, no, every time na kami ay nagpo-post, diba, meron kami palaging hashtags. Oo, Saviour's Power for System, hits. Dati nung 2021, 'di ba? Hits Pinalakas 2021. Of course, kailangan ko lang i-innovate ng konti, kaya nagkaroon ng hashtag Hits Lang Malakas 2022. Tas business opportunity, 'di ba? Income opportunity, something like that. Bakit ko sinasabi na may kailangan mo mag-hashtag din pagka nagpo-post ka? Kasi po, may algorithm ang Facebook na kapag may nag-search sa'yo or nag-search ng Saviour's Power for System, 'di ba? At palagi ka nagpo-post, ikaw yung unang-unang ipapakita ni Facebook. Proven and tested ko po 'yan. Way back meron po naghanap mayroon po naghanap ng Saviour's Power for System.
kinlik niya lang yung link or yung search engine, tinype niya Sabre's Power 4 System. Okay? Ang unang-unang lumabas daw po doon, ako. Kasi bakit? Madalas daw kasi ako nagpo-post, hindi sinabi ni Facebook, pero yun na rin po yun. Madalas daw kasi nagpo-post ako na merong hashtag ng Sabre's Power 4 System. Nakakatulong kasi yan sa algorithm na pag ikaw lagi ay nagpo-post, di ba? So madali kang makikita ng mga tao nang search about sa ating branding. Yun po yun. Kaya nire-require ko po yung lahat ng mga nandito. Pag nagpo-post ka, samahan mo ng hashtag natin. Oo, ikaw na bahala, pero huwag mong iwawala yung Sabre's Power 4 System. Of course, lagyan mo na rin ang ating hashtag natin, di ba? Lagyan mo na din. Pero at least kahit papano, pag may nag-search at palagi ka nagpo-post, at least ikaw yung isa din sa mga iuunang ipakita ni Facebook. Algorithm po ang tawag po doon. Oo. Kaya ngayon, sa mga nagpo-post po dyan, di ba? Again, dagdagan mo po ng hashtag natin. Di ba? Next, cover photo yan ha. Pangatlo, album. Yan. Dati, ayokong iayos yung album ko. Oo. Kumbaga, upload lang ako ng upload sa timeline. Wala akong album. Oo. And doon ko po na-realize na ang gulo pag wala kang album. Di ba? Alam mo yun, pagka may album ka, at least alam mo kung saan mo siya ilalagay. Di ba? Sabre's Power 4 System, isang album yan. Online Support Saviors, di ba? Isang album yan. Car Achievers, Events, Saviors Awarding, Family, Food, di ba? Travel, Activities, Coach of the Day, New Business Partner, and Expansion. Kung pupunta ka sa mga Facebook account ng coach mo at pumunta ka sa album po nila, makikita mo po doon naka-organize yung kanilang Facebook. Pagka sinabing new business partner, lahat ng posting po doon, new business partner lang. Pag sinabing business expansion, di ba? Lahat po ng post po doon, puro business expansion lang. Pagka po sinabing income alert, di ba? Income alert po doon, mga something like that. Oo. So again, kailangan mo pong iayos. Sa simula, okay, mahirap yan. Pero again, kung meron ka na way back, so ayusin mo na lang as of now, start mo na ngayon para sa mga susunod mong upload, di ba? So may bago na. Kumaga nakaayos na, nakasynchronize na. It will organize your albums pagka nag-search man yung iyong prospect sa profile mo. Di ba? Ayaw ka susundan na. That's number 3, album. Di ba? What to post? Ayan, ano yung mga dapat i-post sa timeline at sa my day? Always remember this. Sinasabi naman natin to sa daily task din. Shout out nga pala sa nag-daily task kanina, sila Sir, sila Apnanding, tsaka si Ma'am Elizabeth, di ba? Sinamahan pa nila Aprain, di ba? So again, salute. Umagaling na magsalita si Sir Nanding ah. Oo, pati si Ma'am Elizabeth, di ba? And ayun, what to post? Always remember, kailangan mo maging positibo yung pagpo-post mo. Kasi again, it will reflect you kung ano ka sa social media. Ang i-post mo is all about dreams, pay-ins, business transaction, di ba? Pagka may mga pinaprocess tayo, di ba? Yung mga pictures or even video, di ba? Kaya mahalaga pagka nasa opisina ka, mag-video ka. Oo, di ba? Again, sabi ko nga, kailangan mo po yun, marketing materials mo po yun para i-upload sa Facebook mo. Inspirational, motivational, spiritual quotes. So ang dami po niyan, ina-upload ng mga coaches at saka mentors natin. Pwede kang mag-grab ng photo or pwede mong i-upload, 'di ba, sa timeline mo, 'di ba? Successful personalities, 'di ba, mga influencer, basta more on positive ba, productive activities, ganyan, foods, 'yan, and then jokes. 'Yan. It's more on positive palagi 'yung pino-post mo. Kasi pag nasanay ka na laging positibo 'yung pino-post mo po, 'di ba? At least, 'di ba, pagka may pumunta na prospect mo, at least maiinganyo sila sa timeline mo pa lang. Okay, I hope na nasusundan na. Of course, hindi lang timeline, pwede mo ring i-my day. Kasi marami ring active sa my day, 'di ba? Pati reels, 'di ba? Pagka may video. Dreams, it means kailangan vocal ka about sa dreams mo para magkatotoo. Guys, ito, always remember ah. Bakit namin sinasabi na kailangan maging vocal ka sa dreams mo? Kasi para at least kahit papano, okay, mahawa mo yung mga taong nakakakita. Okay? And then at the same time, yan. And then at the same time, hindi ka magiging mayabang. A lot of people, hindi na nila alam kung paano nila kukunin yung kanilang mga pangarap.
ikaw na nasa Savior's Power for System, alam mo kung paano mo makukuha yung pangarap mo. Kaya again, i-shout out mo, i-vocal mo, i-share mo, i-upload mo hangga't maaari. Makikita mo one of these years, 'di ba? Once ito itinuloy-tuloy mo, isa-isa po 'yan makukuha mo. Oo. Actually, that was my dream board, year 2020-22. Oo. Kumbaga, makikita mo 'yan minsan sa mga ina-upload ko rin or even sa mga ano ko sa Facebook ko. Again, gawa ka ng dream board mo. Shout, i-ano mo 'yan, i-broadcast mo kasi the moment na marami nakakakita niyan, at least marami sa iyo magpa-follow up para kunin mo rin 'yan. Oo, ganun po 'yon. Okay, para at least meron kang tina-target, 'di ba? It's just a matter of time, hard work and consistency, makukuha mo din 'yan. Kaya tayo nagde-daily task, 'di ba? Every day, 'di ba? Para po makuha mo yung mga pangarap mo na minimiki para sa family mo. Yung daily task po natin, huwag mo siyang baliwalain. It is a very powerful activity na panggising sa umaga and then simulan mo yung araw na para ikaw ay maging productive. Oo. And again, nakalagay nga po dyan, di ba? It's a matter of time, hard work, and consistency ang kailangan para makuha mo po yung mga dreams mo. Okay, again, huwag mong baliwalain. Diba? Again, paulit-ulit man yung ating daily task every day, pero iba-iba naman yung mga nagtatopic. Again, mas maganda nakaka-attend ka. It is a panggising every morning para ikaw ay bumangon para habulin or kunin natin yung mga pangarap natin. Diba? Hindi ka na babasahin, alam mo na yan eh. Diba? Then, pay-ins or business transactions, diba? Para maramdaman ng friends mo sa FB na totoo at legit ka. Of course. Diba? Kaya nga sabi nga natin ipino-post mo dapat yung iyong ano, yung iyong mga time, ay yung iyong mga tawag dito, yung iyong mga transactions, 'di ba? And ano pa, para sa mga nagtitiwala sa iyo, kahit malayo may assurance sila na natanggap mo ang pera at kapani-paniwala ang sponsor niya. Mapapansin mo bakit kami nag-short video pagka meron kami mga pay-ins or even direct, 'di ba? Mahalaga po 'yun. Especially para mismo na ano, maging katiwa-tiwala ka sa Facebook account mo. 'Di ba? Na kapag sila ay nagtiwala sa it's a proof of transactions, kaibigan. Kaya kailangan po pino-post mo po 'yan. Oo, 'di ba? Kung wala ka man ma-post pa, kung nagsisimula ka, pwede kang manghingi sa coach mo or sa mentor mo. Pero kung ikaw naman ay meron na way back, pwede mo naman i-recycle. Diba? Again, sabi ko nga po, it's a matter of consistency lang yan. And you have to be proud na member ka ng Savers Power for System kahit nagsisimula ka pa lang. Makikita yan ng mga friends mo sa FB ang progress mo. Little progress is still a progress. And eventually, mag-lead yan ng resulta mo, sa resulta mo. Okay? Kaya again, step by step. Step by step. Oo. And ito nga oh, yung iyong mga pwedeng i-post para at least ano, hindi mo makalimutan. Pwede ka rin mag-alarm ha. Oo, in the morning, inspirational, motivational, or spiritual quotes. Always remember. Lunch, pay-ins, 'di ba? Transactions, new business partners, and then business expansion. Attraction post, lifestyle, food, travel. Ikaw na mamili. Di ba? Kung ano dyan. Dinner, income alert, e-checks, cheque, account summary, e-wallet. It depends on you. Basta may pinupost ka. And midnight, results, successful personalities, Zoom meetings, webinar. Yan. So, it all depends on you kung anong gusto mo makita po dyan. Basta again, dapat tagpo-post ka. Morning, lunch, dinner, midnight. Okay? Always remember that. Yan. Si Ma'am ano si Coach Benjur lagi yan nag-a-alarm eh para mag-post, 'di ba? Nakita ko rin yan kay Ma'am Emily no nakaraan, 'di ba? Pati si ano si Army nakita ko din yan. Again sa mga nag-a-alarm po, it's a good habit para hindi mo nakakalimutan, 'di ba? Every post mo may mga nakakakita. So again, dagdag curiosity yan sa iyong mga FB friends, 'di ba? And then yan yung mga ating pino-post na income alert, 'di ba? Business transaction or new business partner, andyan po.
So, ito yung sinasabi ko po kanina na sa mga bago po, na especially maganda na yung account mo ay natutulungan ka ma-access ng sponsor mo para nagagawan ka ng income poster para pwede meron ka mai-upload. Diba? And then mga business expansion, new business partner. And basta, kahit isa lang ang pay-in mo. Okay? Mag-short vlog ka. Mag-short video ka para meron kang content. Content kasi yan eh. Para pwede mong i-upload sa Facebook mo at saka sa Reels mo, sa My Day mo. Okay? Again, para maging katiwa-tiwala ka. Diba? Na sa mga Facebook friends mo at meron kang mga proof of transactions. Okay? Kaya again, effective din talaga pag nasa may opisina ka. Kasi, di ba, nakakapagpag-video ka sa mga pay-ins ng grupo or especially pag may pay-in ka din. Ngayon, makakatulong ka sa buong grupo. Okay? Yan po yon. Next. Inspirational, motivational, spiritual coach. Ang dami yan. So, pwede ka mag-post din po ng ganyan. Di ba? A little, ano, coach na, ano, na inspirational sa umaga. Di ba? It can turn na mas magiging maganda yung vibe o yung araw mo sa buong araw. Basta simulan mo po yan sa mga magagandang quotes. Diba? Inspirational, motivational naman. It depends on you. Basta again, yung simpleng quotes na yan, pwede yan makapagpaganda ng araw mo araw-araw. Diba? So again, marami po yan. Pinupost yung mga mentors at saka coach natin. Pwede ka mag-grab. Doon. Next. Successful personalities. Yan. Kung sino man yung mga influencer, ha, yung mga ano, yung mga, basta mga positibo about sa may negosyo. Can be your coach, mentor, company icons, and international top earner or famous influential people. Diba? Pagka may mga sineshare sila, diba? Or ano, ina-upload. So, pwede mo rin naman i-share yun or i-re-upload mo ulit. Diba? Ako, ginagawa ko, nire-re-upload ko minsan eh. Diba? Kasi mag-like at comment ka lang sa mga post ng kumikita, gawin mo, post mo na lang din yung photo. Ah, sabi, di ba? Kesa mag-like at comment ka lang sa mga post ng kumikita, gawin mo, post mo na lang din yung photo, inspirational post niya sa timeline mo. And write a caption kung ano ang natutunan mo out of it. Tama, di ba? Kesa naman i-share mo, i-like, or i-heart mo lang, di ba? I-save mo yung photo, tapos i-upload mo sa timeline mo and maglagay ka ng something na catchy na caption na kung ano yung natutunan mo doon sa nakita mong post na yon, di ba? So again, it will affect on your Facebook at saka sa mga viewers mo, di ba? Then productive activities, yan. Di ba? Daily tasks, kung nag-exercise ka din, nagbabasa ka ng mga Bible, books, and then yung mga ano natin, daily tasks natin or gathering plus yung schedule ng posting. Wag na wag mo makakalimutan. Okay? Everyday po yan. Consistent po. Kasi again, pag araw-araw mo itong ginagawa, ewan ko lang kung hindi ma-curious yung mga friends mo. Kung hindi yan mismo mag-view sa My Day mo palagi. At pwede mo silang i-PM kung may idea sila sa Savers Power 4 system. Eh di ba prospect yun? Di ba? Next. Malapit na to. Food or lifestyle. Yan. Pagka may mga gathering tayo, kaya effective pagka pumupunta ka sa mga gathering natin. Kasi 'di ba magkakasama tayo, so pwede mong i-post 'yon sa social media mo kung kumakain tayo, 'di ba? Nagbabakasyon tayo. Alam mo 'yon? Ano 'yan eh? Dagdag lifestyle 'yan and curiosity sa prospect mo. Imagine mo magkakasama tayo sa isang lugar, ng picture tayo, upload mo sa Facebook mo, 'di ba? Tapos sabihin mo sa caption, friend, naway susunod, kasama ka na rin namin. And yung makakakita noon, magtatanong, ang ganda naman ng pinupuntahan niyo. Ang sasarap naman ng kinakain nyo, isama mo naman ako dyan. O di ba, prospect mo pa rin po yun. Di ba? Again, sabi ko nga po, no, marami kang pwedeng i-post. It's all about more on positive and ma-attract mo yung mga prospect mo. Di ba? Ayan po. Kaya pagka, ayan, sa parating natin, di ba, na November 10, di ba? Sama ka doon, di ba? Pati sa December 18 natin, sama ka lalo doon. Kasi, again, babaha ng maraming pagkain doon. Tsaka, again, marami tayong ano doon. Palaro, then magsasaya tayo, di ba? Again, yan, food or lifestyle, ito yung pumunta kami ng ano eh, ng Subic, and nagsumakay kami sa yate, di ba? Ito yung kumain kami sa ano, actually marami na eh, hindi ko na upload pa yung iba eh. Ito yung kumain kami sa Seaside, di ba? Ayan, mga pagkain, ito sa may ano eh, sa Generals yan ng Saviors eh. Oo, again, food or lifestyle,
And then jokes, of course, di ba? Para kahit papano, yung mga wholesome jokes lang ha, wholesome jokes, huwag yung mga green-minded jokes. Iwasan mo yung mga green-minded kasi may mga viewers tayong mga bata, of course, di ba? So mas maganda yung mga wholesome. Oo, basta jokes, pwede rin yan. It can attract your prospect para ikaw ay hindi lang more on business, di ba? At least kahit papano, ikaw ay ano din, kuwela ka din, di ba? Tumatawa ka rin, di ba? So jokes, yan. And what not to post, a few slides na lang po ito. What not to post, of course, products. Yung mga picture ng products natin, hanggat maaari kasi yung nandito, mayroon ng presyo eh. Wag. Hanggat maaari kasi, sasabihin nila, nagbebenta. Wag. Hanggat maaari. Oo, pwedeng curiosity po, pero wag kang maglalagay ng amount. Oo. Repost from other group that is not under saviors. Yan. Yung mga nagre-repost po from the other group, okay naman po yun, pero always double check na hanggat maaari, it's more on saviors power for system yung makikita. Kasi baka nag-grab ka ng photo sa iba't ibang mga teams, 'di ba? And iba na pala yung yung branding na pino-promote mo. Sayang, 'di ba? Instead mo pupunta sa iyo, sa iba pa na pupunta. Basta always double check yung photo bago mo i-upload, 'di ba? And marketing plan, of course, huwag kang magpo-post sa marketing plan kasi 'di ba? Hangga't maaari, always be curious. Magpa-curious ka na magpa-curious. Ika nga, magpa-curious ka na magpa-curious. Para yung prospect mo, ma-attract mo. At magtanong sa'yo, paano ba yung ginagawa mong Saviors Power for a System? Bakit ang daming yung lugar na pinupuntahan? Bakit ang daming kumikita? Bakit ang daming sumasali? Something like that. Diba? Parang si Coach Aldrin, lagi ko nakikita, lagi nagpo-post. Yung mga mentors, yung mga coach, lagi mga nagpo-post. Again, consistency lang ang kailangan. Para yung mga nakakakita sa post mo, tuloy-tuloy talaga sila na mismo na maa-attract. At pag palagi nakakita or naka-see sa my day mo, again, PM mo na. Pag lagi nakikita mo nagla-like or nag-heart or nagko-comment, PM mo na. Tanungin mo na kung may idea siya kasi prospect na yun. Di ba? Prospect na yun. Yan. Next. And what not to post, always remember this. Okay? Second to the last slide yan eh. What not to post, nonsense. Huwag na huwag ka magpo-post ng nonsense. Hate. Yung may kaaway ka. Diba? Yung nagpaparinig ka. Huwag. Hindi siya maganda. Accident. Huwag na huwag ka magpo-post ng mga aksidente. Yung mga yung mga hindi kaaya-aya sa mata. Huwag. Boredom. Yung nakikitang bored na bored ka sa buhay. Huwag. Drama. Diba? Yung mga drama sa buhay. Huwag. And then disaster, yung mga kalamidad, hanggat maaari, wag. Hanggat maaari para at least yung image mo on your social media, pag pinuntahan ka ng prospect mo, sa timeline mo pa lang, sasabihin niya, ang ganda sumama sa tao na to. Parang ang sarap sumama sa tao na to kasi more on positive yung nakikita ko sa may timeline niya. Something like that. Kasi pagka nagpo-post ka ng mga negative doon, lumalayo yung prospect mo sa'yo. Oo, lalayo. Kaya again, what not to post, tandaan mo po yan, ha? I-post mo na lang palagi yung sinabi natin kanina para at least hindi ka makapag-post ng ganito. Okay? Then, filtered market, of course, empleyado, government employees o mga nasa service, teachers, OFW, computer enthusiast, and iba-iba pa. Ang dami po niyan. Sa Facebook natin, marami po yan. 83 million people sa Facebook sa Pilipinas po, marami naka-online. Hindi ka mauubusan. Basta ang kailangan mo lang, ma-attract mo po sila. Ulitin ko, kailangan ma-attract mo po sila. Idagdag mo na ang TikTok, idagdag mo na ang Instagram, idagdag mo na ang YouTube, di ba? Basta again, doon sa social media na sinabi ko, maging active ka lang araw-araw. Magpa-curious ka na magpa-curious hanggang sa may magtanong sa'yo. Diba? At yung mga nagsisin, mga nagla-like, prospect mo na yon, i-PM mo na. Attack mode na mo. Attack mode mo na agad para at least makausap natin at ma-share yung negosyo. Diba? And thank you.
Grabe, di ba? So, actually, ang kulit, no? Tinapik ko yung dalawang topic na yon for how many minutes. Pero I'm sorry kung medyo matagal, no? Pero yung akin tinapik ko kanina, kailangan mo siyang matutunan. It's more on information about sa ating negosyo, paano kakikita. Yung account, kailangan mo yun makabisado. Kasi bakit? Kailangan mo po yun mismo na ma-browse palagi. Kasi para at least, di ba, meron kang business partner, sooner or later, maituturo mo yun sa iyong mapapasali. At least, yung account mo, lagi mo siya na-open. Yung Facebook marketing natin, di ba, TikTok natin, yung YouTube, yung Instagram, gusto ko lang sabihin na maging positibo ang imahe mo sa social media. Kasi kung ano yung nakikita sa social media mo, whatever platform it is, ikaw yun. Ikaw yun. Kaya hanggat maaari, pagandahin mo yung imahe mo sa social media. Yes, effective ang pagbibideo, ang paglalive, di ba? Kung meron ka pang reels, kung nagtitiktok ka man, di ba? Kasi madali natin sila ma-attract pag ang ikaw ay aura positibo. Di ba? Tsaka nakikita nila ang ganda ng ano mo, ng pinagkakabalahan mo. Oo, ang gusto ko lang sabihin, yung Facebook mo, yung cellphone mo, di ba? I-turn mo siya into business para naglalabas yan sa'yo ng income. Marami na pong kumikita sa social media. And pwede ka pang kumita ng million-million pag sinundan mo lang yung sinasabi natin. I-transform mo lang yung account mo into business account. Diba? Hindi mo naman syempre papalitan. No? Ayusin mo lang. Yung magulo, ayusin mo lang i-organize natin para magbigay sa'yo ng income. Diba? And I hope marami ka natutunan. And I hope na naging makabuluhan yung araw natin. Marami pa akong topic na informative. Kaya hanggat maaari, mas maganda na nakaka-attend ka every Monday natin. Kaya hindi ko sasayangin yung iyong pag-attend. So, ayun muna for now. Para at least kahit papano. So, ma-refresh mo siya after ng ating gathering. Or makalikot mo yung account mo, ma-browse mo, and mamaya maayos mo na yung Facebook account mo. And before I end, remind na lang po ako. Remind na lang ako guys, ha? Remind.